I want to see my child. Malamig na sabi nga ni Dante kay Wanda. I am the father, kaya may karapatan akong makita ang anak ko, Wanda. Natawa ng mapakla si Wanda. Naisip mo ba yan 6 years ago, Dante? Hindi makasagot ang lalaki. Hawak ni Wanda ang anak na nagtatago sa likuran niya. Alam mo kung ano ang ginawa at sinabi mo sa akin noon kaya wala kang karapatan sa anak ko. Tumulo ang mga luha ni Wanda nang maalala ang huling pagkikita nila ng lalaki. Nasaktan nga si Wayne, ang anak ni na Wanda at Dante, nang makita ang bata na umiiyak ang ina nito. Masamang tumingin ang bata kay Dante. We don't need you. I don't need a father. Kaya makakaalis ka na po. Parehong nagulat sina Dante at Wanda sa sinabi ni Wayne. Hindi akalain ng lalaki na ipinagpatuloy pala ng girlfriend nito ang pinagbubuntis nito. Kayong sinabi ng lalaki na ipalaglag nga ng babae ang pinagbubuntis nito. Pero bakit nga ba niya ito nasabi? Totoo nga kayang gusto niya itong mangyari? Paano nga ba nagsimula ang lahat? Alamin natin ang kwento ng buhay ni Wanda. Dante! Masayang lumapit si Wanda sa boyfriend niyang si Dante at niyakap nga ito. May good news ako. Masayang sabi nga ni Wanda at naupo. Nagkita sila ng boyfriend sa paborito nilang coffee shop. Matagal nang may relasyon sina Dante at Wanda. 3 taon na nga rin sila. Si Wanda na isang writer sa isang publishing house habang si Dante ay isang CEO sa kumpanya ng daddy nito. Nagkakilala nga sila minsan sa isang event. Hindi akalain ni Wanda na isang reader niya ang masungit at cold na CEO na si Dante. Ganun man, tignan ang lalaki, ay sweet naman at mabait itong boyfriend sa kanya. What's that, babe? You look happy. Hinalikan nga ni Dante si Wanda sa noo. May natapos ka na naman ang nobela? Can I read it first? Napangiti si Wanda. Nang maging sila ni Dante, ay sa tuwing nakakatapos nga siyang makabuo ng isang nobela ay ang lalaki ang unang nagbabasa ng gawa niya. Si Dante din ang nagsasabi kung maayos ba o may kulang sa kwento niya. Para na nga niya itong editor. Wala, may sinusulat ako ngayon pero hindi pa ako tapos. Ngumiti ang lalaki. Ayan ang good news mo. Isa ka na naman ba sa mga best-selling authors? Mas lalong lumaki nga ang ngiti ni Wanda. Excited na kasi siyang sabihin sa lalaking good news niya. Hindi, iba ang good news ko. Napakunot noo nga si Dante. Then what is it? Sabihin mo na, masyado kang pa-suspense. Natawa naman ang babae. May kinuha si Wanda na papel sa bag niya at binigay sa lalaki. Binuksan ng lalaki ang papel at binasa ang laman nito. Malaki ang ngiti ni Wanda habang hinihintay ang magiging reaksyon ng lalaki. Is this true? Tanong nga ni Dante habang nasa papel pa rin ang mga mata. Tumango naman si Wanda. Yes, babe. I am 2 months pregnant. Magkakabibi na tayo. Masayang wika nga ni Wanda. Nang biglang sumeryoso ang mukha ni Dante at wala nga siyang nakikitang saya sa mukha nito. Bakit, babe? Hindi ka ba masaya na magkakabibi na tayo? Hindi pa rin sumagot ang lalaki dahilan para kabahan ang babae. Babe, hinawakan ni Wanda ang kamay ng lalaki. Magiging papa ka na. Magkakaanak na tayo, magkakaroon na tayo ng sarili nating pamilya. Nagulat si Wanda. Nang bawiin ni Dante ang kamay nito mula sa pagkakahawak niya, nakaramdam si Wanda ng sakit pero binaliwala niya. Baka kasi nagulat lang ang lalaki at hindi kaagad nag-sink in sa lalaki ang good news niya. I don't want that, Wanda. Biglang nabingi nga si Wanda sa narinig niya mula kay Dante. Gustong gumiti ni Wanda pero nawawala ito. Anong sabi mo? Nautal nga niyang tanong. Baka si ay pinaglalaroan lang siya ng kanyang pandinig. Inilagay nga ni Dante ang papel sa mesa at seryoso nga na tinignan sa mga mata. I don't want the baby. Natatawa si Wanda pero nasa mukha pa rin niya ang pagkalito. What do you mean? Ang anak natin? Talagang ipinagdiinan nga ni Wanda ang salitang anak natin. Hindi sumagot ang lalaki pero seryoso itong nakatingin sa kanya. Natawa na naman siya.
Joke ba yan, Dante? Umiling ang lalaki at napabuntong hininga. It's not a joke, Wanda. Natawa na naman siya nang mapakla. Wanda talagang pangalan niya, ang tawag ng lalaki sa kanya at hindi babe. Bakit? Bakit gusto mong mawala ang anak natin, Dante? Bakit? Hindi sumagot ang lalaki. Akala ko ba mahal mo ko? Pero bakit ngayon? Nabuntis ako, gusto mong mawala ang bata at ayaw mo siyang tanggapin. Hindi mo ba ako pananagutan? That's not it, Wanda. Mahal kita, okay? Napabuntong hininga ang lalaki at napatitig kay Wanda. Pero hindi pa ako handang maging ama. Natawa siya sa rason ng lalaki. Alam mong marami akong ginagawa sa kumpanya at hindi ko alam kung matatanggap ni na daddy ang batang yan. Napakurap-kurap si Wanda. Sa puso nga ni Dante, masaya din naman siya na meron siyang anak pero mas naranaig pa rin na hindi siya nga handa. Hindi mo ba kami kayang ipaglaban? Seryosong tumingin si Dante sa kanya. Kaya kitang ipaglaban pero hindi ko alam kung kaya kong ipaglaban ng bata. Napapikit nga ng mariin ang lalaki. Just please understand me. I'm not ready to be a father. Balang araw maiintindihan mo rin ako. Hinawakan nga ni Wanda ang kamay ng lalaki. Please Dante, wag naman ganito. Anak natin ang batang to. Sabi nga ni Wanda habang nakahawak nga sa tiyan niya. Pwede naman nating matutunan kung paano maging magulang sa magiging anak natin, hindi ba? Hindi rin alam ni Wanda kung paano maging magulang lalo na't maaga nga siyang naulila. Pero nung maisip nga niya, ang magkaroon na nga siya ng anak ay nakaramdam siya ng excitement. Makikita na nga niya kasi ang anak nila ng lalaking mahal niya. Pero hindi niya inaasahan na magiging ganito ang reaksyon ni Dante. Ang akala ni Wanda ay magiging masaya si Dante dahil ganoon naman palagi ang mga male leads niya sa kwentong sinusulat niya. Pero mukhang kabaliktaran sa buhay niya ngayon. I just can't, Wanda. Hindi mo ba ako maintindihan? Napakagatlabi na nga lamang si Wanda para pigilan ang mapaiyak. Pinisil ni Dante ang kamay niya. Just please. Bumalik na tayo sa dati. Yung tayong dalawa lang. Napakurap-kurap si Wanda at napatitig sa mga mata ni Dante. One last time, Dante. Ayaw mo pa talaga sa bata? Sa anak natin? Para may sumaksak sa puso ni Wanda nang tumango si Dante. Pwede naman tayong maging isang pamilya. Balang araw, hindi ba? Hinalikan nga ni Dante ang kamay niya. Napangiti na nga lamang nang mapakla si Wanda at tumango. Napangiti ang lalaki. I know you will understand me. Niyakap pabalik nga ni Wanda si Dante at napapikit. I'm sorry, Dante. Pero hindi ko kaya ang sinabi mo. Nang makauwi nga si Wanda sa apartment niya, napaupo nga siya sa kama at hinawakan ang tiyan niya. Hindi akalain ni Wanda na ang lalaking minahal niya ng 3 taon ay sasabihin nga niya na ayaw pa niyang magkaanak. Pero anong ibig sabihin niya dito? Hindi alam ni Wanda kung bakit ayaw nga nito ng bata. Hindi siya naniniwala na hindi handa ang lalaki. Sa palagay ni Wanda ay may malalim pang dahilan ng lalaki. Gusto niyang magtanong pa sa lalaki pero mukhang hindi na niya malalaman ang sagot ni Dante. Tumayo si Wanda at kinuha ang maleta niya at inilagay ang mga gamit niya. Kung ayaw ni Dante sa anak nila, pues, siya gusto niya. Kaya lalayo na nga lamang si Wanda at mag-isang bubuhayin ang anak. Mahal niya ang lalaki pero mas mahal niya ang batang nasa sinapupunan niya, ang kanyang anghel. Buo na ang desisyon ni Wanda na lumayo. Iwan si Dante at buhayin mag-isa ang anak nila. Mabilis na lumipas ang panahon. Makalipas ang 6 na taon. And they live happily ever after. Sabi nga ni Wanda nang matapos nga niyang basahin ang isang storybook para sa anak na si Wayne. Tapos na anak, kaya matulog ka na. Inayos nga ni Wanda ang kumot ng anak. Mama? Napatingin nga siya sa anak at nagtatanong na tinignan ng bata. Bakit po sa mga fairy tale stories ay palaging happy ending? Meron din po silang mama at papa, pero bakit po ko walang papa? Biglang natigilan nga si Wanda at hindi kagad nakapagsalita. 5 taon na nga si Wayne at mukhang naghahanap na nga ng ama ang anak niya. Hinaplos nga ni Wanda ang buhok ng anak. May mga problema kasi ang mga matatanda
na hindi pa maintindihan ng mga bata anak. May mga rason kung bakit hindi natin kasama si Papa. Napalabi nga si Wanda. Bakit gusto mo na ba siyang makita at makilala? Napatitig nga ng anak kay Wanda at niyakap nga siya. Hindi na po. Sapat na po sa akin na magkasama tayo. Napangiti nga si Wanda at niyakap pabalik ang anak. Mahal na mahal kita anak. Ikaw ang buhay ko at mahal kita. Tandaan mo yan. It's been 6 years nang lumayo na nga si Wanda kay Dante. Palagi pa rin naiisip ni Wanda si Dante lalo na't kamukhang-kamukha nga ng lalaki ang anak nila. Kaya sa tuwing nakatingin nga si Wanda sa anak ay para na nga rin siyang nakatingin kay Dante. Kamusta na kaya ito? Sigurado si Wanda na may sarili na nga itong pamilya ngayon. It's been 6 years. Siguro naman ay handa na nga ang lalaki na maging ama sa anak nito sa ibang babae. Nasaktan man si Wanda sa nangyari sa kanila ni Dante dahil hindi niya naiisip noon na magkakahiwalay sila. Dahil para sa kanya ay si Dante nga ang lalaking para sa kanya at makakasama niya habang buhay pero hindi pala. Oh, maging mabait ka kay Papa Monte mo, okay? Sabi nga ni Wanda sa anak. Ang Papa Monte ng anak niya ay si Monte na naging kaibigan nga ni Wanda sa Baguio. Opo, Mama! Napangiti si Wanda nang ibinigay nga ni Win ang bag niya. Mag-iingat din po kayo! Sad nga nito. Ngumiti si Wanda at mahinang pinisilang pisngi ng anak. Opo, anak! Napatitig nga siya sa mukha ng anak at bigla na nga lamang pumasok. Sa isip niya, si Dante. Bakit po, Mama? Tanong nga ni Win. Napailing-iling si Wanda at ngumiti. Wala, anak. Umayos na nga siya ng tayo. O siya, alis na ako ha. Hintayin mo lang si Papa Monte mo dito. Tumango naman ang anak niya. Opo. Tuluyan na nga umalis si Wanda at nagpunta na nga sa isang coffee shop. Umorder na nga siya at naupo nga. Kinuha nga niya ang laptop at nagsimula na nga rin siyang magsulat. Simula nang lumayo nga si Wanda ay nagpatuloy pa nga rin siya sa pagsusulat at pinapasa na nga lamang ito sa editor niya through email. Nagpalit na nga rin siya ng pen name para hindi na nga siya mahanap ni Dante just in case nahanapin nga siya ng lalaki. Natatakot kasi si Wanda noon na baka kapag ipinagpatuloy niyang pagbubuntis ay baka pilitin siya ng lalaki. Nagawin nga ang gusto nito. Ayaw ni Wanda na umabot nga sila sa punto na kamuhian na nga niyang lalaki. Kaya kusa na nga siyang lumayo. Sa tuwing umaalis nga si Wanda ay nagpupunta nga siya sa mga lugar kung saan makakapagsulat nga siya ng tahimik. Nagpupunta din siya sa mga lugar kung saan makakakuha nga siya ng magandang isusulat. Napatingin sa labas si Wanda para mag-isip-isip nang kung anong susunod na isusulat. Biglang natigilan si Wanda at hindi nakagalaw nang makita nga si Dante sa labas ng coffee shop. Kumabog ng mabilis ang puso niya. Kinusot-kusot pa nga ni Wanda ang mga mata niya dahil baka namamalikmata nga lang siya. Sa 6 kasi na taon na nakakalipas ay minsan kasi namamalikmata siya at napagkakamalan nga niyang si Dante ang mga lalaking nakikita niya. Nang muling idilat nga, ni Wanda ang mga mata ay hindi nga siya namamalikmata. Totoong si Dante nga palang nakikita niya. Halos lumabas nga ang puso niya nang lumingon nga ang lalaki sa kanya. Hindi siya nakagalaw hanggang sa makalapit na nga ang lalaki kay Wanda. Napatingala nga siya sa lalaking seryosong nakatingin sa kanya. Where is my son, Wanda? Tanong na nga ni Dante ng diretsahan gamit ang malamig na boses. Nagulat si Wanda at nagtaka kung papaano nalaman ng lalaki ang tungkol sa anak nila. Ngumisi si Dante. Akala mo ba talaga ay hindi ko malalaman ang tungkol sa kanya? At hindi ko kayo masusundan? Napaigik si Wanda nang hawakan nga ni Dante ang braso niya. Mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki. Ramdam niya ang galit ng lalaki. How dare you? Naitago sa akin ang anak ko. Hindi nakasagot si Wanda at nalilito. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin siya makapaniwala na nasa harapan na nga niya si Dante na 6 na taon na nga niyang pinagtataguan. Give me my son, Wanda. Wag! Sigaw nga ni Wanda at nagising mula sa isang panaginip. Mabilis na napatingin si Wanda kay Wayne na natutulog. Para naman siyang nakahinga ng maluwag at hinaplos ang mukha ng anak. Dahan-dahan na umalis si Wanda sa kama at pinunasan nga ang noon niyang pinagpapawisan
Dahil sa masama nga niyang panaginip. Nang makalabas na nga siya ay nakita niya si Monte na umiinom ng gatas para makatulog kaagad ang lalaki. Kauwi mo lang? Tumango naman ang lalaki. Oo, napatitig sa kanya ito. Ayos ka lang ba? Mukhang pinagpapawisan ka, bad dream? Tumango naman si Wanda at naupo. Oo eh, nanaginip ako na nagkita raw kami ni Dante. Nalaman daw niya ang tungkol kay Wayne. Tapos, bakit daw tinago ko siya? Tumayo si Monte at binigyan ng tubig si Wanda. Nagpasalamat naman ang babae sa lalaki. Baka naman iniisip mo pa rin kasi ang nakaraan. Kaya kung ano-ano na nga lamang ang napapanaginipan mo. Napabuntong hininga naman si Wanda. It's been 6 years, Wanda. Kung talagang hinahanap ka ni Dante, ay noon ka pa niya hinanap. It's been 6 years na rin. Baka may sarili na siyang pamilya. May kung anong pumisil sa puso nga ni Wanda. Ayaw man niyang isipin yun ay hindi imposible na mangyari yun. Nakilala ni Wanda noon si Monte nang unang dating nga niya ng Baguio. Bagong lipat lang siya sa Baguio. Flashback. Napatingin si Wanda sa lugar kung saan na nga siya. Maninirahan. Pinili niya ang Baguio dahil malayo ito sa Manila. At hindi siya basta-basta mahanap ni Dante kung mahanapin man siya ng lalaki. Biglang napahawak nga si Wanda sa tiyan niya nang makaramdam nga siya ng paghapdi. Muntik na nga siyang bumagsak sa sahig. Mabuti na lamang ay may sumalunga sa kanyang lalaki at agad siyang dinala sa ospital. Neresetahan nga ng doktor si Wanda ng mga vitamins at gamot na makakapagpa-healthy nga at pampakakapit nga ng bata. Siguro sa haba ng biyahe, sa dami rin ang pinag-iisip niya kaya siya nagkaganon. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Napatingin nga si Wanda sa lalaking tumulong sa kanya. Ngumiti siya sa lalaki. Oo, maraming salamat ha. Kung hindi dahil sa tulong mo ay baka kung napaano na kami ng anak ko. Ngumiti naman ang lalaki. Wala yon. Napatitig si Wanda sa mukha ng lalaki. Guwapo ang lalaki at sa tingin niya ay magkasing edad lang sila. Ano nga palang pangalan mo? Inilahad nga ng lalaki ang kamay nito kay Wanda. Ako nga pala si Monte. Kinuha naman ni Wanda ang kamay ng lalaki at nakipag-shake hands. Ako naman si Wanda. Nagkangitian nga silang dalawa. Bagong lipat ka lang dito? Tumango naman si Wanda. Oo, naghahanap din ako ng malilipatan, may alam ka ba? Bago pa man makasagot ang lalaki ay muli nga siyang nagsalita. Pasensya ka na sa istorbo ah. Kakikilala lang natin pero abala na ako sa'yo. Ngumiti naman ang lalaki. Wala yun, masaya naman ako na nakakatulong. Sa apartment na tinutuluyan ko ay parang may bakante doon, baka gusto mo doon. Napangiti si Wanda. Mukhang hulog ng langit sa kanyang lalaki. Pakiramdam niya ay isa itong anghel na bumababa nga mula sa langit para tulungan siya. Nang makalabas na nga si Wanda, sa ospital ay sumama nga siya kay Monte sa apartment nito. Pero nalaman nilang may nakakuha na nga pala. Papaano yan ngayon? Tanong nga ni Wanda. Magdidilim na pero wala pa siyang matutuluyan. Baka sa kalsada sila matutulog ngayon. Kung ayos lang sa'yo, Wanda, dito ka na lang muna sa apartment ko. Sabi nga ni Monte, dahilan para magulat si Wanda. Don't worry, wala naman akong gagawing masama sa'yo. Mabait naman akong tao. Bahagya namang natawa si Wanda. Wala naman akong sinasabing ganun. Ang iniisip ko lang ay hindi ba abala o nakakahiya sa'yo? Napatitig na si Wanda sa lalaki nang hawakan nga nito ang kamay niya. Huwag ka nang mahiya. Isa pa, hindi naman kita pwedeng pabayaan na lang. Magdidilim na at isa babuntis ka. Kailangan yung magpahinga ng anak mo. Parang may humaplos nga sa puso ni Wanda. Kakikilala pa lang nila ni Monte. Pero ang bait na ng lalaki sa kanya. Huwag kang magalala. May 2 kwarto naman sa apartment ko. Pwede naman tayong maghati sa renta kung gusto mo. Tumango si Wanda. Sige, gawin natin yan. Para hindi naman nakakahiya at hindi ako magiging pabigat. Tumango si Monte. Sige, halika na. Ipapakita ko sa iyong apartment. Kaya simula noon ay nakatira na nga si Monte at Wanda sa iisang apartment. Naging maayos naman sila at naging matalik na magkaibigan. Malaki ang pasasalamat ni Wanda kay Monte.
Dahil hindi lang siya nito tinulungan na maghanap ng matitirahan, tinulungan din siya ng lalaki sa pagpapalaki sa anak niya. Kaya nga, Papa Monte ang tawag ni Wayne sa lalaki. End of flashback. Umaasa ka pa rin ba na hinahanap ka niya? Nabalik nga sa ulirat si Wanda nang marinig nga ang tanong ni Monte. Maliit na napangiti si Wanda. Magiging sinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Napabuntong hininga siya. Pero may parte din sa akin na sana hindi niya ako mahanap dahil natatakot ako na baka kunin niya sa akin si Wayne. Ayaw niya si Wayne. At baka gumawa siya ng paraan para mawalangan ako. Napahilamas nga siya sa mukha. Baka mamaya ay magkatotoo ang panaginip ko. Napatingin siya kay Monte nang hawakan nga ng lalaking kamay niya. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon dahil nandito ako para protektahan kayo ni Wayne. Napangiti naman si Wanda at nagpasalamat nga kay Monte. Kinabukasan nakatanggap nga ng tawag si Wanda mula sa editor niya. Sinasabi ng babae na nasa Baguio ito at gustong makipagkita sa kanya. Iniwan na nga muna niya si Wayne kay Monte at nakipagkita nga sa editor niya. Miss Lane! Bati nga ni Wanda nang makalapit nga sa editor niya. Tumayo naman si Lane at niyakap siya. Long time no see, Wanda. Umupo na nga sila. Anong ginagawa niyo po dito sa Baguio? Napangiti si Lane. May good news ako sa iyo. May book signing na gaganapin dito at gusto kong isa ka sa mga authors na a-attend dito. Napangiti si Wanda. Malaking tulong din ito sa iyo, Wanda. Ganun pa din naman. 50-50 tayo sa mabebenta mong libro. I'm sure maraming bibili lalo na't isang libro mo sa mga best-selling. Sigurado akong maraming readers ang gusto kang makita. So what? Anong say mo? Tumango naman si Wanda. Sige, Miss Lane, matagal na rin akong hindi nakakadalo sa mga book signing. Napabuntong hininga ang babae. Parati ka namang invited pero hindi ka lang umattend, lalo na't sa Maynila ang event. Maliit na umiti nga si Wanda. Alam niyo naman po ang dahilan kung bakit ayokong bumalik sa Manila, di ba? Sinabi nga ni Wanda kay Lane ang desisyon niya. At mabuti na lang ay patuloy pa din ang pagpasa niya ng manuscript sa editor kahit nasa malayo nga siya. Mas pinagbutihan pa nga ni Wanda ang pagsusulat, lalo na't yun lang ang trabaho na kaya nga niya gawin habang naaalagaan nga niya ang anak. Alam ni Lane ang sitwasyon ni Wanda, maliban tungkol sa anak niya. Hindi niya sinabi sa babae dahil baka magtanong nga si Dante kay Lane at masabi ng babae. Muling napabuntong hininga si Lane. Alam mo, hanggang ngayon ay naghihinayang pa rin ako at naghahiwalay kayo ni Dante. Akala ko talaga noon, kayo na habang buhay eh. Imagine, reader mo siya noon at naging boyfriend. Maliit lang na umiti si Wanda. But anyway, pass is pass. Hinawakan nga ni Lane ang kamay ni Wanda. Masaya ako dahil nagkita tayo ulit. Napangiti din si Wanda at pinisil ang kamay ni Lane. Isa si Lane sa matalik na kaibigan nito, lalo na't ito ang editor niya at tumutulong sa mga kwentong gawa niya. Gabi na nang nakauwi si Wanda sa apartment. Naabutan nga niya si Wayne at Monte na naghahanda na nga ng pagkain. Mama! Mabilis na tumakbo si Wayne kay Wanda at niyakap siya. Kamusta ka po? Ngumiti siya sa anak at bahagyang ginulo ang buhok. Ayos lang naman anak. Hinila nga siya ng anak papunta sa mesa. Halika mama, nagluto po kami ni Papa Monte at tumulong ako. Saad nga nito na tila excited. Hindi maiwasan ni Wanda na kiligin ang pinaghila nga siya ng upuan ng anak. Wow, sigurado akong masarap ang ulam ngayon. Naupo na nga silang lahat at sabay-sabay na kumain. Kumusta pala ang pagkikita niyo ni Lane? Tanong nga ni Monte. Ayos lang naman. Naikwento niya sa akin na magkakaroon ng book signing sa mall at isa ako sa mga invited. Napangaw naman si Monte. Wow, congratulations! Napangiti si Wanda at nagpasalamat. Napatingin siya kay Wayne nang kalabitin nga siya ng anak. Pwede po ba kaming pumunta ni Papa Monte, Mama? Gusto ka po naming makita na nagpipirma ng mga books mo eh. Napatingin naman si Wanda kay Monte. Well, wala naman akong pasok sa araw na yan, kaya go ako dyan. Natuwa naman si Wayne. Yay! Mahinang pinisil nga ni Wanda ang pisngi ng anak. Basta huwag masyadong makulit at huwag kang hihiwalay kay Papa Monte dahil maraming tao ang darating niyan, okay?
Natawa nga si Wanda. Nang sumaludo pa nga ang anak niya. Yes, ma'am. Yes, ma'am ka dyan. Kumain ka na nga dahil magtututbrush ka pa. Tumango naman si Wayne at nagpatuloy na nga sa pagkain. Kahit na hindi kumpleto ang pamilya ni Wanda ay masaya naman siya basta kasama ang anak niya. Magkasama na dumating nga sa mall sina Wanda, Wayne at Monte. Kung titingnan sila ay para nga silang isang buo at masayang pamilya. Habang naglalakad kasi sila ay hawak nga ni Wanda at Monte sa magkabilang kamay si Wayne. Humarap si Wanda sa anak at pumantay. Huwag kang lalayo kay Papa Monte mo ah. Maraming tao at baka mawala ka. Huwag kang bibitaw sa kamay niya, okay? Paalala nga ng babae. Tumango naman ang bata. Opo, Mama! Mahinang ginulungan ni Wanda ang buhok ng anak at tumayo na. Ikaw nang bahala sa kanya, Monte. Tumango ang lalaki. Oo naman, doon lang kami sa taas. Tinuro nga ni Monte ang second floor ng mall kung saan nandoon nga ang isang coffee shop. Doon na lang kami pupuesto. Tutal, kita naman namin ang pwesto mo. Ngumiti si Wanda sa lalaki at tumango. Halika na, Wayne. Kumaway nga si Wanda sa dalawa habang papalayo nga ang mga ito. Wanda, andyan ka na pala. Napalingon si Wanda at nakita nga si Lane. Halika, sasamahan na kita sa pwesto mo. Tumango naman si Wanda at sumunod kay Lane. Dinala siya ni Lane sa isang mesa kung saan may mga libro din siyang na-publish. Under nga, sa isang sikat na publishing house. Ang mga librong ito ay ibebenta nga niya at pipirmahan para sa mga readers na bibili. Ito ang pwesto mo at ito ang ballpen mo. Ibinigay ng babae kay Wanda ang isang customized ballpen na may nakasulat nga na pen name niya and it was Wanda Ganda. O siya, maiwan na muna kita at marami pa ako nga sikasuhin. Ngumiti nga si Wanda sa babae. Salamat, Lane. Tinapik ng babae ang balikat niya. Wala yun. Tuluyan na ngang umalis si Lane kaya naman naupo na nga siya. Napatingin si Wanda sa box na nasa paanan niya. Nakita niya ang mga freebies pala ito para sa mga bibili. Napatingin nga si Wanda sa second floor at nakita si Monte at Wayne na kumakaway pa nga sa kanya. Kumaway din siya pabalik. Hindi nagtagal ay nagsimula na nga rin ang fan signing. Habang pumipirma nga si Wanda ay nakikipagkwentuhan din siya sa mga readers. Sinasabi ng mga ito kung paano nagustuhan nga ng readers ang libro niya. Miss A, bakit po hindi happy ending yung It's Not All About Love na gawa niyo? Tanong nga ng babaeng reader kay Wanda. Yun ata ang libro niyo na walang happy ending. Nakakasad lang na naghiwalay ng landas nila, Carmen at Jonas. Ngumiti nga si Wanda sa reader at ibinigay nga ang libro na tapos na nga niyang pirmahan. Hindi kasi sa lahat ng bagay ay happy ending. Yung tao na akala mo ay siya na ang makakasama mo habang buhay ay hindi palaging yun ang makakatuluyan mo. Minsan talaga, may mga taong ipinagtagpo pero hindi naman itinadhana. Napatango-tango naman ang babaeng reader. Sana huling libro niyo na po na walang happy ending, Miss A. Kasi kaming mga broken-hearted ay sa happy ending na lang ng mga karakter sa libro umaasa na kilikin eh at maging masaya. Tumango at ngumiti naman si Wanda. Oo naman, dahil naisip ko rin na bakit hindi ko na lang isulat ang mga happy ending na kahit kailan ay hindi makakamit ng ibang tao. Sa kwento ay may happy ending. Nakipag-shake hands nga si Wanda, ang babaeng reader at nagpasalamat. Ang It's Not All About Love na librong isinulat niya ay tungkol sa nangyari sa love story nila ni Dante. Hindi nagkatuluyan ang karakter sa kwento dahil hindi rin naman sila nagkatuluyan ng lalaki. Naisulat niya ang librong yon ng isang taon na si Wayne. Nahihirapan kasi si Wanda na ikimkim ang lahat, kaya naman isinulat na nga lamang niya bilang isang kwento. Hindi rin inaasahan ni Wanda na marami ang bibili ng kwento niya kahit walang happy ending. Anong pangalan? Tanong nga ni Wanda sa reader para mailagay nga niya ang pangalan ng reader sa dedication na isasulat niya. Biglang natigilan nga si Wanda ng magsalita ang reader. Mabilis nga na napaangat ng tingin si Wanda at laking gulat nang makita nga si Dante. Hindi siya makapaniwala na nasa harap nga niya ang lalaking 6 na taon na nga niya ring tinaguan. At heto at nagpapa-autograph sa kanya. Pinisil niya ang kamay para gisingin nga siya kung sakasakali man na masamang panaginip na naman ito. Napaaray pa nga si Wanda at doon na pagtanto
na hindi siya nananaginip. Totoo ngang nasa harap niyang lalaki. Sobrang pagkabog ang puso ni Wanda at hindi na nga siya mapakalipa. Dante? Bulalas nga ni Wanda sa pangalan ng lalaki. Ngumisi ang lalaki. Mabuti naman at kilala mo pa ako. I'm glad and honored at the same time, Miss A. Napalunok ng mariin si Wanda dahil sa lamig ng boses nito. Parang ibang-iba na nga ang Dante na minahal niya noon sa Dante na kaharap niya ngayon. Miss A din ang tawag ni Dante sa kanya noong unang kilala nila. Lihim na napatingin nga si Wanda sa kanaroroonan ni Namonte at Wayne. Busy ang dalawa sa pagkain. Pinilit ni Wanda na umiti kay Dante kahit pa kinakabahan siya. Thank you for buying and supporting my book. Sabi nga ni Wanda nang matapos nga niyang sulatan ng dedication ng librong binili ni Dante. Oo naman. Kahit noon pa ay nakasuporta naman na ako sa mga gawa mo eh. I am your number one fan, remember? Napalunok na nga lamang si Wanda at pilit nang umiti. Napakunot ng noo si Wanda. May binigay nga ang lalaki at isa pala itong calling card. Call me, Wanda. Dahil marami tayong dapat pag-usapan. Hindi nakasagot si Wanda hanggang sa makaalis nga si Dante. Buong event ay hindi na wala ang kaba ni Wanda pero hindi niya yun pinakita, lalo na sa mga supporters niya. Natapos ang event at agad na umalis si Wanda. Pagkatapos niyang magpaalam kay Lee, nagmamadaling naglakad si Wanda papunta kina Monte, nasasalubungin nga siya. Agad na kinarga nga ni Wanda ang anak at nagmamadaling naglakad papalabas ng mall. Nagtaka naman si Monte. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanungan ng lalaki. Uuwi tayo, sagot naman ni Wanda. Po? Hindi na po ba tayo mamamasyal, mama? Tanong nga ni Wayne. Napansin nga ni Monte na parang hindi mapakali si Wanda. May problema ba, Wanda? Tanong na nga nito. Napatingin-tingin sa paligid si Wanda habang bitbit ang anak. Kinakabahan at natatakot nga siya dahil baka bigla na nga lamang sumulpot si Dante at makita ang anak nila. Wala naman. Bigla lang sumama ang pakiramdam ko. Okay lang ba, anak? Kung next time na lang tayo mamasyal? Tumango naman si Wayne. Opo, mama. Siguro po napagod ka po sa event kaya kailangan niyo na rin pong magpahinga. Napangiti na nga lamang si Wanda. Napaka maintindihin talaga ng anak niya at mahal na mahal siya. Ano bang nangyari sa'yo kanina sa event? Tanong nga ni Monte kay Wanda nang mailagay na nga ng lalaki ang kape sa harap ng babae. Nasa kusina na nga silang dalawa ngayon at nakatulog na nga si Wayne. Kinuha ni Wanda ang kape at uminom. Gusto niyang mainitan ang kanyang sikmura. Nakita ko si Dante sa event. Sabi nga ni Wanda, mabuti na lang at hindi pa umiinom ng kape si Monte dahil baka napaso at nabilaukan na nga ang lalaki dahil sa gulat. Ano? Saan? Sunod-sunod nga na tanong ni Monte. Sa event, isa siya sa mga bumili at nagpapirma ng book sa akin. Napabuntong hininga si Wanda. Hindi ko alam kung papaano siya napunta dito sa Baguio o baka nahanap na nga niya talaga ako. Napatingin si Wanda kay Monte nang hawakan nga ng lalaki ang kamay niya. Huwag ka na muna ang kabahan, okay? Malay mo, ang laki-laki ng Baguio, baka hindi na kayo magkita ulit. O kaya naman ay babalik na nga rin siya ng Manila. Napasabunot na nga lamang sa sariling buhok si Wanda. Sana nga, Monte. Sana nga, dahil ayaw kong makita niya ang anak ko. Pumunta na nga ng mall si Wanda dahil makikipagkita nga si Lane sa kanya. Sa mall sana kung saan naganap ang book signing, makikipagkita si Lane pero hindi pumayag si Wanda. Natatakot kasi siya na baka magkita na naman sila ni Dante noon, kaya sa ibang mall nakipagkita si Wanda kay Lane. Congratulations sa successful ng book signing, Wanda. Sabi nga ni Lane at nakipagbeso pa nga kay Wanda. Naupo na nga rin silang dalawa. Hindi naman yun magiging successful kung hindi dahil sa effort nyo. Ngumiti naman si Lane. Ito na pala yung shares mo sa mga nabentang books mo. Kinuha nga ni Wanda ang pera at napangiti. May pandagdag ipon na naman siya para sa pag-aaral nga ni Wayne. Sana next time pumayag ka ulit, sabi nga ni Lane. Oo naman, nakangiting sagot ni Wanda. Sana next time sa Manila naman. Natigilan si Wanda sa sinabi ni Lane. Mas marami ka pa ding fans doon, Wanda. Kesa dito, for sure ay kikita ka ng malaki doon. Ngumiti na nga lamang si Wanda sa babae. Pag-iisipan ko pa.
Nag-usap pa nga silang dalawa tungkol sa bagong kwento na isinusulat nga ni Wanda ngayon. Nang matapos ay nagpaalam na nga rin si Lane dahil may aasikasuhin pa nga ang babae. Hindi na nga muna umuwi si Wanda at napagdesisyonan na nga lamang na bumili ng regalo para sa anak niya. Pambawi man lang niya dahil hindi sila natuloy sa pamamasyal kahapon dahil sa nangyari. Pumasok nga si Wanda sa isang toy store at namili ng laruan. Biglang napatigil si Wanda at napatingin sa isang batang babae na pilit inaabot ang isang unicorn na stuffed toy. Napangiti na nga lamang si Wanda dahil sa kakyutan nga ng bata. Lumapit nga siya sa bata at siya na nga mismo ang kumuha ng unicorn at binigay ito sa bata. "Thank you po!" Masayang sabi nga ng bata. Pumantay nga si Wanda sa bata at hinaplos ang matambok nitong pisngi. "You're welcome, teka, sinong kasama mo?" Napansin kasi ni Wanda na nag-iisa lang ang bata. "Baka mamaya ay hinahanap ka na ng mommy at daddy mo." Niyakap nga ng bata ang unicorn. "I am with my dad right now." Hinaplos nga ni Wanda ang buhok ng bata. Sa tingin niya ay nasa mga 4 pa nga ang bata at mas maliit pa nga ito sa anak niya. "Halika, hanapin natin ang daddy mo at baka hinahanap ka na niya." Mumiti naman ang bata. "There's no need na po, nandiyan na po yung daddy ko." Dumaan nga sa likod ni Wanda ang bata. "Daddy, I found the unicorn. Ate Ganda, help me." Masayang sabi nga ng bata sa daddy nito. Bahagyang natawa nga si Wanda sa itinawag nga ng bata sa kanya. Tumayo na nga siya at humarap sa magama. Bigla siyang natigilan nang makita nga ang lalaking karga, ang bata. Ang lalaking yun ay walang iba kundi si Dante. Pareho nga silang nagulat nang makita ang isa't isa. Hindi sila nakapagsalita. Napatitig nga si Wanda kay Dante at sa bata. Parang may pumisil nga sa puso ni Wanda habang nakikita ang dalawa. "Ate Ganda, this is my dad." Pakilala ng bata kay Dante, kay Wanda. Hindi alam ni Wanda kung ano ang sasabihin pero umiti na nga lamang siya. "It's nice to meet you." Mabuti na lang at hindi na utal si Wanda. Pinilit nga niyang maging normal. Kahit pa ang totoo ay nanginginig na nga ang buo niyang katawan. "Ate Ganda, why don't you join us? Kumain po tayo ng merienda since tinulungan mo po ako na kunin yung stuffed toy ko." Masayang sabi nga ng bata. Hindi alam ni Wanda kung ano ang pumasok sa isip niya at pumayag siya. Hindi siya nakahindi sa cute na bata. Ngayon ay nasa isang ice cream parlor na nga sila. Nakaupo si na Wanda at ang bata habang si Dante naman ay umorder. "Ano nga po pala ang pangalan mo, Ate Ganda?" Napatitig si Wanda sa cute na bata. Siguro isa sa dahilan ang pagiging cute nito kaya siya pumayag. "Wanda ang pangalan ko." Nakangiting sagot nga nito. "Wanda? Katunog po ng ganda. Pwede ko naman po kayong tawaging Ate Ganda, hindi po ba?" Tanong pa nga ng cute na bata. Napangiti naman si Wanda. Papaano bang humindi sa cute na batang to? "Oo naman." Napayehey pa nga ang bata dahil sa tuwa. "Ikaw, anong pangalan mo?" Inilagay na nga ng bata ang kamay sa dibdib nito. "My name is Hanilyn Martinez, but you can still call me Honey." Biglang nawala nga ang ngiti ni Wanda. Kanina ay ayaw nga niyang isipin na anak ni Dante ang bata kahit pa tinatawag naman itong daddy ng bata. Naisip niya kasi na ayaw ng lalaki ng anak, kaya papaano ito magkakaanak. Ngayon ay alam na nga niyang anak na talaga ng lalaki ang bata dahil dala-dala na nga ng batang apelyido ng lalaki. Isang taon na nga lang din ang agwat ni Hanilyn at ng anak niyang si Wayne. Ibig sabihin, isang taon ang nakakalipas simula nang umalis siya ay naging handa na ang lalaki na maging ama. Natawa nga si Wanda ng mapakla. Pathetic. Siguro ay hindi siya ganun kamahal ni Dante kaya nasabi nitong hindi siya handa magkaanak. Pero nang mabuo ang batang babae na nasa harap ni Wanda, ay hindi ito nagdalawang isip na tanggapin ang bata. "Are you okay po, Ate Ganda?" Biglang nabalik nga sa ulirat si Wanda nang marinig nga ang boses ni Hanilyn. Numiti si Wanda sa bata. "Yes, baby." Napatingin si Wanda sa regalong pambisig at nakitang alas 5 na pala. "Nako, kailangan ko na palang umalis. Pasensya ka na, baby, ha, pero may pupuntahan pa kasi ako eh." Tumayo na nga si Wanda. "Pakisabi na lang din sa daddy mo na umalis na ako." Napanguso nga ang bata.
Magkikita pa po ba tayo ulit, Ate Ganda? Because I kinda like you po. Natigilan si Wanda at kalaunan ni napangiti. Maybe soon, baby. Hindi alam ni Wanda kung anong pumasok sa utak niya. At niyakap at hinalikan sa noong bata. Kahit pa alam ni Wanda na mas pinili nga ni Dante na buhayin ang batang to, kaysa sa anak nila ay wala siyang galit na nararamdaman para sa bata. Siguro ay dahil bata pa lang ito at wala namang kinalaman sa nangyari. Nang nakauwi na nga si Wanda ay nakita nga niya si Wayne na nanonood ng TV. Lumapit si Wanda sa anak at niyakap ito. "What's wrong, Mama?" Tanong nga ng anak niya. Umiling si Wanda at ngumiti. "Wala naman, anak. Gusto lang kitang yakapin." Niyakap naman ni Wanda ang anak dahilan para mapangiti siya. Kahit na may kaunting galit nga siya kay Dante, dahil sa ginawa ng lalaki noon, ay masaya at nagpapasalamat pa rin siya sa lalaki dahil kung hindi dahil kay Dante, ay wala siyang Wayne ngayon na source of happiness and friend niya. Habang naglilinis si Wanda, sa kwarto nila ay nakita nga niya ang calling card ni Dante na binigay ng lalaki noong book signing event. Isang linggo ang nakalilipas pero kahit kailan ay hindi pumasok sa isip ni Wanda. Natawagan nga ang lalaki. Ayaw na rin niya kasing ma-involve pa sa lalaki. Lalo na ngayon at may sarili na nga itong pamilya at may cute na cute pang ang anak. Napangiti na nga lamang si Wanda. Hindi man sila ang nagkatuluyan, ay naging masaya naman sila sa mga buhay nila. Si Dante na may asawa at anak na ngayon, habang siya ay si Wayne lang ay sapat na. "Mama, are you crying?" Tanong nga ni Wayne nang mapasok na nga sa kwarto nila. Hinawakan ni Wanda ang pisngi at doon lang napansin na umiiyak na pala siya. Agad niyang pinunasan ng luha. Ayaw na ayaw pa naman niya na nakikita siya ng anak na umiiyak. "Wala, anak, napuwing lang ako." Ngumiti nga na humarap si Wanda sa anak. "Anong ginagawa mo dito? Hindi pa ako tapos na maglinis ah." Napatitig sa kanyang anak dahilan para mapatigil siya. Pakiramdam ni Wanda ay si Dante ang nakatitig sa kanya ngayon. Ngumiti ang bata. "Tutulong po ako sa paglilinis, Mama." Napangiti naman si Wanda at bahagyang ginulo ang buhok ng anak. "Naks, ang bait talaga ng anak ko. Halika nga," payakap si Mama. Niyakap nga niya ang anak. "Palagi mong tatandaan, anak, na kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. At kaya ka nabuhay sa mundong to ay dahil mahal kita, okay?" Tumango naman ang bata. "Opo, Mama, lagi ko po yung tatandaan. Mahal na mahal ko din po kayo." Napangiti na nga lamang si Wanda at mas niyakap pa nga ang anak. "Sandali lang." Saad nga ni Wanda habang papalapit nga sa may pinto. "May kumakatok kasi." "Sino yan?" Nagulat nga si Wanda nang pagkabukas nga niya ng pinto ay si Dante nga ang bumungad. Nanlaki ang mga mata niya. Agad siyang lumabas at sinara na nga ang pinto, baka kasi may makita nga ang lalaki sa loob ng mga picture ng anak. Mabuti na lang at wala si Wayne dahil din na lang ni Monte ang anak niya para mag-grocery. "Anong ginagawa mo dito? At paano mo nalaman na dito ako nakatira?" Sunod-sunod nga na tanong ni Wanda. Bago pa man makasagot si Dante, hinawakan na nga niyang kamay ng lalaki at hinila ito papalayo. "Huwag tayo dito mag-usap." Dinalangan ni Wanda si Dante sa malapit na convenience store. Ayaw niyang mag-usap sila sa harap ng apartment dahil baka biglang bumalik ang dalawa at makita nga ni Dante ang anak. Naka-short shorts lang si Wanda at nakasando. Hindi na napansin pa ni Wanda ang suot dahil sa pagmamadali at dahil na nga rin sa kaba. Napapatingin tuloy sa kanya ang ibang lalaki na customer ng convenience store. "Jerk." Napatingin si Wanda dahil sa narinig na sinabi ni Dante. Nakita niya ang pagtiimbagang at pagkuyom nga ng kamao ng lalaki. "What are you looking at?" Galit nga na tanong ni Dante sa lalaking nakatitig kay Wanda. "You want me to punch your fucking face?" Sad pa nga nito. Agad naman na umalis ang lalaki dahil sa nakakatakot nga na mukha at pagbabanta ni Dante. Napailing na nga lamang si Wanda. "Huwag mo na lang silang pansinin." Nagulat si Wanda nang naiinis na bumaling sa kanyang lalaki. Hinunad nga ni Dante ang suot nitong coat at pinasuot sa kanya. Hindi na iwasan ni Wanda ang pagkabog ng mabilis ng puso niya. "Bakit pa naman kasi ganyan ang suot mo?"
Napanganga si Wanda at natawa na nga lamang. Wow, hindi ko naman alam na darating ka. Sana nagpasabi ka, para nag-gown ako. Sarkastiko nga na saad ni Wanda at umikot pa nga ang mga mata. Napatiimbagang naman ang lalaki dahil sa pagiging pilosopo nga ni Wanda. Huminga ng malalim si Dante. Hinintay ko ang tawag mo pero hindi ka tumawag. Natawa naman si Wanda. At tumasa ka talaga na tatawag ako sa'yo, Dante? Si Wanda naman ay napatiimbagang. What made you think na tatawag ako sa'yo? Umalis nga ako nang walang paalam tapos you expect me to call you? Para namang tupang maamo ang naging mukha ni Dante. Gusto kong malaman kung bakit bigla ka nalang nawala. Napanganga si Wanda at natawa. Gusto kong malaman kung bakit mo ko iniwan. Dagdag na pagtanong pa nga ni Dante. Naiiling na natatawa si Wanda. Hindi makapaniwala. Really, Dante? Hindi mo alam? Seryosong tinidnan nga ni Wanda si Dante. Simula nang magdesisyon ka na hindi tanggapin ang anak natin na pagdesisyonan ko na iwan ka. Napayuko ang lalaki. Ha? Masama ang tingin na ipinukol ni Wanda sa lalaki. Naiintindihan ko na. Hindi ka pa handa pero grabe naman, Dante. Anak mo yon, anak natin yon. Mabilis na pinunasan nga ni Wanda ang tumulong luha. Hindi mo man lang naisip na sariling dugo at laman mo ang batang yon. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin na marinig yon? Galit na itinuro nga ni Wanda si Dante na tahimik lamang at tila nag-iisip. Kahit anong punas ni Wanda sa pisngi niya ay patuloy pa rin na nagbabagsakan ang mga luha niya. Wala eh. Inilabas lang naman niya ang sama ng loob sa lalaking sinaktan siya noon. Huminga ng malalim si Wanda. Anyway, matagal na yon. Matagal ko nang kinalimutan ang nangyari dati. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon. Tumayo na nga si Wanda at aalis na nga sana nang hawakan ni Dante ang kamay niya. Wait, Wanda. Dahil sa paghila ng lalaki kay Wanda, na out of balance pa nga siya. Mabuti na lang ay agad nga siyang nasalo ni Dante. Natigilan silang dalawa dahil na-realize nila na ang lapit na pala ng mukha nila sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata ni Wanda nang walang pagdadalawang isip na hinalikan nga siya ni Dante sa labi. Mabilis nga niyang itinulak ang lalaki papalayo at napatikip nga sa bibig niya. What the heck, Dante? Galit na tanong nga ni Wanda. How dare you kiss me? Tinignan nga siya ng lalaki nang nagsusumamo. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon na mag-explain. Tumaas ang kilay ni Wanda. Mag-explain? Ano bang kailangan mo i-explain? Galit nga na tinitigan nga ni Wanda ang lalaki. Huli na ang lahat. Bakit? Maibabalik mo pa ba ang mga panahon na hindi tayo nagkasama? Na maghiwalay tayo? Hindi na. Kaya hindi mo na maitatama pang mali mo at hindi mo na kailangan mag-explain pa. Seryosong tinignan nga ni Wanda ang lalaki. Isa pa, may pamilya ka na. May anak ka na. Kumunot ang noon ng lalaki ulit at nagtataka nga siyang tinignan. Si Hanilyn, sa anak mo na lang ikaw mag-focus at tigilan mo na ako. Sad pa nga ng babae. Aalis na naman sana si Wanda nang pigilan na naman siya ni Dante. Nagkamali ka tungkol kay Hanilyn. The truth is... Wanda? Pareho silang natigilan nang marinig nga ang boses ni Monte. Lumapit sa kanilang lalaki. Bigla namang kinabahan si Wanda dahil baka kasama nga ni Monte ang anak niya. Pero nakahinga siya ng maluwag nang mag-isa lang ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Nagkatitigan naman sila Monte at Dante. Sinong lalaking to? Tanong nga ni Monte habang nakaturo nga kay Dante. Binawi nga ni Wanda ang kamay at agad na ngang humawak sa braso ni Monte. Si Dante Han. Nagulat nga si Monte sa narinig pero agad ding nakarecover. So ikaw pala ang ex-boyfriend ni Wanda. Marami din akong narinig tungkol sa'yo. Natawa nga si Monte at inilahad nga ang kamay kay Dante. By the way, I'm Monte, Wanda's husband. Nagulat nga si Dante at hindi makapaniwalang nakatingin kay Wanda na nakaiwas ang tingin sa lalaki. Is that true, Wanda? Tanong nga ni Dante na hindi man lamang tinanggap ang kamay ni Monte. May asawa ka na? Binawi nga ni Monte ang kamay at inakbayan nga si Wanda. Let's go na, Han. Naghihintay na ang anak natin sa bahay. Kanina ka pa niya hinahanap. Mas lalong nagulat si Dante. May anak kayo? Huminga ng malalim si Wanda at tumingin kay Dante.
Oo, Dante. May anak na kami ni Monte. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo na walang patutunguhan ang pag-uusap natin dahil may pamilya na ako. May anak na ako kay Monte na pinanindigan ang anak namin. Hindi katulad mo. Alam ni Wanda na masasakit na mga salita ang sinabi niya kay Dante pero pakiramdam niya ay tama lang yun. Para tumigil na nga ang lalaki. Ayaw na din naman niya ang umasa dahil may pamilya na nga rin si Dante. Umalis na nga sina Wanda at Monte habang naiwan naman si Dante na tulala at hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa nalaman. Hindi lubos sa kalain ni Dante na makakahanap nga ng iba si Wanda. Anong plano mo ngayon? Tanong nga ng lalaki. Ang matalik nga ng kaibigan ni Dante. Hindi ko alam eh. Uminom nga si Dante ng alak. Pero kahit alam kong may pamilya na siya, hindi ko pa rin siya kayang bitawan. Tumingin nga si Dante sa kaibigan. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Napabuntong hininga na nga lamang si Dexter. I think you should move on. But how? Napasabunot nga sa sariling buhok si Dante. Si Wanda lang ang minahal ko mula noon hanggang ngayon. I can't forget her after all these years. Muling uminom nga si Dante. Nilagok nga ang buong nasa baso. Kaya siguro hindi mo siya makalimutan ay dahil hindi mo naman sinubukan. Sabi nga ni Dexter, napahilamos nga si Dante. Papaano ko nga siya makakalimutan kung mahal na mahal ko siya? Alam mo naman dude na si Wanda lang ang minahal ko. Alam mo ang lahat ng pinagdaanan ko nang iwan niya ako nang walang paalam. Alam na alam nga ni Dexter ang pagiging miserable ng kaibigan simula nang malaman ng lalaki na umalis nga si Wanda. At wala man lang itong iniwan na sulat kung bakit tumalis ang babae. Napabuntong hininga si Dexter. Teka, ang sabi mo sa akin ay nakita niya at nakilala niya si Hanilyn. Hindi kaya na misinterpret niya ang lahat? Umiling nga si Dante. Hindi naman niya nakilala si Hanilyn ay hindi pa din mababago ang katotohanan na may sariling pamilya na nga siya. Uminom nga si Dexter. Yun din eh. O anong plano mo? Umiling si Dante at napahalumbaba na nga lamang. I don't know anymore. After all these years ay hindi ako naghanap at umasa akong mahanap ko siya ulit. Pero hindi ko akalain na sa muling pagkikita namin ay may sariling pamilya na pala siya. Hindi na nga napigilan ng lalaking maiyak. Kung alam ko lang na ganito pala ang mangyayari, sana sinubukan ko na lang na maging mabuting ama sa anak namin. Hindi sana kami nagkaganito. Tinapik naman ni Dexter ang balikat niya. Siguro hindi lang talaga kayong nakatadhana para sa isa't isa. Maybe it's time to move on now, dude. Kinuha nga ni Dante ang isang bote ng alak at tininom nga ito. Gusto na nga lamang ni Dante ang magpakalasing para makalimutan ang lahat ng problema niya. Ang akala nga ni Wanda ay titigilan na nga siya ni Dante pero nagulat nga siya nang bigla na namang sumulpot ang lalaki. Wala pa naman ngayon si Monte dahil may pasok nga ito sa club. Isa kasing bartender ang lalaki. Wala tuloy magtatanggol sa kanya ngayon. Dante, ano na naman bang ginagawa mo dito? At ganitong oras pa talaga? Alauna na kasi ng madaling araw at nasa harapan nga ni Wanda ngayon ang lalaki. I can't sleep, sabi nga ni Dante sa mababang boses. Pinamiwangan nga ni Wanda ang lalaki. Hindi ako pampatulog, Dante. Kaya umalis ka na. Isasara na nga sana ni Wanda ang pinto, pero pinigilan ito ng lalaki. Please, Wanda, come back to me. Nagulat nga si Wanda sa sinabi ng lalaki. Ano bang pinagsasabi mo, Dante? Lasing ka ba? Inamay nga ni Wanda ang lalaki. At medyo amoy alak nga ito. Medyo nakainom lang ako, pero hindi ako lasing, sabi nga ng lalaki. Napailing na nga lamang si Wanda. Whatever, basta umalis ka na, pwede ba? Madaling araw na at nangiistorbo ka. Pinagtutulakan nga ni Wanda ang lalaki pero dahil mas malakas sa kanyang lalaki hindi ito natinag. Gusto na nga ni Wanda na umalis si Dante dahil malaki itong gulo kapag nalaman nga ng asawa ng lalaki na nandito si Dante sa apartment niya. I just want to talk to you, sabi nga ni Dante. Wala na tayong dapat pag-usapan pa dahil tapos na tayo. Malinaw naman ang sinabi kong tapos na tayo, hindi ba? Alin ba doon ang hindi mo naintindihan? Gusto kong mag-explain sa sinabi mo, Wanda. Alam ko, nung una kasalanan ko dahil nagulat ako, hindi ko na ihanda ang sarili ko sa good news mo dati na magkakaanak tayo.
Kaya dahil sa gulat ko, parang hindi ako nakapag-isip ng tama at nasabi ko na ayaw kong tanggapin ng bata. Pero nang umalis ka, nakapagmuni-muni ako nang makauwi ako. At handang-handa naman talaga akong tanggapin kayo ng anak ko. I realize that he's or she's a blessing to me. Kaya naman, nagpadala ako ng sulat. Pinadala ko sa maid ko, sa inyo. Dahil ayaw muna kitang kausapin, gusto muna kitang bigyan ng space at nahihiya din ako sa'yo nang sinabi kong gusto kong mawala ang bata. Sinabi ko sa sulat na paninindigan kita. Ipaglalaban ko kayo ng bata na hindi ko lamang naisip ng tama ang gusto kong sabihin ng una mong sinabi sa akin na magkakaanak na tayo. Ang totoo niyan, nag-iisip na nga ako kung paano ako makakapag-propose sa'yo. Dahil gusto ko bago lumaki ang tiyan mo, ay magkaroon na tayo ng basbas ng Diyos. Yung pagsasama natin at maging okay na tayo totally at mamumuhay tayo ng masaya. Kaya naman nagtaka ako nang ang sinabi mo lang sa akin ay hindi ko tinanggap ang bata. Kaya bago ko to, inamin sa'yo nang pa-investiga muna ako. At nalaman ko, nakasalanan pala ni Mama. Hindi pala natuloy na ibigay ang sulat sa'yo. Kaya hindi nakarating sa iyo yung sulat ko. At huli na ang lahat nang pinuntahan kita at umalis ka na. Galit na galit ako kay Mama. Kaya naman, umalis na ako sa amin. At hindi ko nahahayaan pang makialam siya ulit. Dahil sobra-sobrang ginawa niya sa buhay ko. Sinira niya ang buhay ko. Dahil nasira ang buhay ko nang mawala kayo sa akin. Speechless nga lang si Wanda nang marinig nga niya ang explanation ni Dante. Pero hindi na nga natuloy pa ni Dante ang sasabihin nang biglang lumabas nga ng kwarto si Wayne habang kinukusot-kusot pa nga ang mga mata ng bata. Mukhang nagising nga ang bata. Mama, bakit po ang ingay? Tanong nga ng bata habang nakapikit. Si Dante naman na medyo nakainom ay parang nawala nga ang kalasingan at napatitig sa bata. Nang idilat nga ng batang mga mata ay katulad ng lalaki, nagulat nga rin ito. Mama, sino po siya? Tanong nga ni Wayne habang nakaturo pa nga kay Dante. Abot-abot naman ang kaba ni Wanda dahil kahit itago nga niyang anak ngayon ay nagkaharap na nga ang magama. Ah, wala lang anak. Nanggugulo lang. Sige na, pumasok ko na sa kwarto. Susunod na ako. Kahit natatakot sa nangyayari, ay galit na humarap nga si Wanda kay Dante na hanggang ngayon ay nagulat pa rin. Pwede ba Dante, umalis ka na muna? Mas lalong pinagtulakan ni Wanda si Dante pero mas lalo namang nagmatigas ang lalaki nang makita nga ang bata. Siya ba ang sinasabi mong anak niyo ni Monte? Tanong nga ni Dante at tinuro nga ang bata na hindi pa din pumapasok sa kwarto. Natawa si Dante. But he looks like me, Wanda. Tumingin nga ang lalaki kay Wanda. Tutal, alam naman na nito ang tungkol sa anak nila. Ay sasabihin na nga niyang totoo. Oo Dante, tama ka. Itinago ko ang anak natin dito sa Baguio dahil natakot ako sa iyo. Hindi ko naman alam na nagpadala ka pala ng sulat dahil salbahe pala ang magiging biyanan ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin ang naging desisyon ko dahil ayoko nga na iwan ka, lalo na't mahal kita. Pero mahal ko din ang anak ko. Alam mong wala na akong pamilya kaya mas pinili kong ipagpatuloy ang anak ko para may pamilya na ako. Umiiyak nga na sabi ni Wanda. Pero mahal na mahal kita, Wanda. At ngayong alam mo na ang totoo, siguro naman it's about time. Hindi nga na ituloy ng lalaki ang sasabihin. Sinamaan nga ng tingin ni Wanda ang lalaki. Kung talagang mahal mo ko, edi sana hinanap mo ko. Napasapo nga sa noong lalaki. You don't understand me, Wanda. Oo, hinanap kita. Pero ewan ko kung bakit hindi kita makita-kita. At sa mismong book signing mo pa, nang nagpa-autograph ako, dun pa kita nakita. Natawa ng mapakla si Wanda. I want to see my child. Sad na nga ng lalaki. Umiiyak man si Wanda ay hindi niya mapigilan ang mga tawa. Pero nang sarcastic. Alam mo, maniniwala na sana ako sa iyo eh. Kung pinag-igihan mo ang paghahanap sa amin. Please, Wanda. Anak ko din naman siya at may karapatan ako sa kanya. Nagalit si Wanda sa sinabi ng lalaki. Wala kang anak, Dante. Hindi mo anak ang anak ko. Sabi nga ni Wanda, tinuro nga si Dante. Kaya makakalis ka na.
Imbes na umalis, hinawakan nga ng lalaki ang braso ni Wanda. Ano ba, Dante? Bitawan mo ako, umalis ka na at huwag ka nang bumalik pa. Nagpupumilit pa nga rin si Dante kahit tanong palag ni Wanda. Pinipilit ng lalaki na makausap at makita ang anak. Hindi ako alis hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Tumakbo naman si Wayne at itinulak nga ang lalaki. Parehong nagulat ang dalawa sa ginawa ng anak. Umalis ka na! We don't need you here. I don't need a father that would only make my mama cry. Hinawakan nga ni Wanda ang anak habang si Dante naman ay tulalang nakatingin sa bata. Imbes na magalit ng lalaki sa sinabi ng bata, ay pumantay ito sa bata at hinaplos ang lalaki ang pisngi nito. Naging mahigpit ang hawak ni Wanda sa anak. You look just exactly like me when I was a child. Nagulat nga si Wanda at Wayne nang biglang umiyak si Dante. I'm sorry, son. I know I was a jerk for making that decision. But I hope one day you will understand my decision. Nabigla lang ako. At yung dapat na pagtatama ko sa kamalian ko ay naharang pa. Naiwan nga na puno ng katanungan ang isip ni Wanda. Hindi na nga niya natanong pa ang lalaki dahil pagkatapos nito ay umiyak na nga ito at sinabi na umalis na nga ang lalaki. Isang linggo na nga ang nakalipas simula ng huling punta nga ni Dante sa bahay ni Wanda. Medyo nakakahinga na nga siya ng maluwag dahil mukhang wala ng balak pa na bumalik ang lalaki. Sandali lang, sabi ni Wanda nang may kumatok nga sa pinto. Alam ni Wanda na hindi si Dante ang kumakatok dahil maliit at mahina ang katok nito. Sa tingin niya ay bata ang kumakatok. Baka isa ito sa mga bata sa katabi nilang apartment. Sino sila? Nagulat nga si Wanda at hindi makapaniwalang nakatingin sa isang batang babae. Hanilyn? Anong ginagawa mo dito? Napatingin si Wanda sa labas ng apartment. Pero walang kasamang bata. Sinong kasama mo? Mumiti sa kanya si Hanilyn. Ako lang po. Nagpahatid lang po ako kay Kuya Driver. Kahit nagtataka si Wanda ay pinapasok pa rin niya ang bata. Halika, pumasok ka na muna. Pumasok naman ang bata. Sino bang kasama mo? Kasama mo ba ang daddy mo? Umiling ang bata. No po, ako lang po mag-isa habang nasa parking lot naman po si Kuya Driver. Para namang nakahinga ng maluwag si Wanda dahil hindi kasama ng bata, si Dante. Paano mo naman nalaman na nandito ako? Napangiti si Wanda nang umiti ang bata sa kanya. Ang cute talaga ng bata. Kay Kuya Driver din po. Pinaupo nga ni Wanda ang bata. Anong ginagawa mo dito? Unti-unting nawala ang ngiti ng bata dahilan para mag-alala siya. May sakit po kasi si Daddy and he was calling your name. Nagulat nga si Wanda sa sinabi ng bata. So I am here to beg you, can you please take care of my dad? Hindi alam ni Wanda kung ano ang sasabihin. Napatitig siya sa bata na para bang maiiyak na. Ayaw na nga niyang ma-involve kay Dante pero anong sasabihin niya sa bata? I'm sorry baby but I can't. Mas lalong naging malungkot ang mukha ng bata hanggang sa umiyak na nga ito. Biglang nataranta si Wanda. Huwag ka nang umiyak, baby. Pasensya na talaga pero hindi ko pwedeng alagaan ang daddy mo. Napahilamos nga sa mukha ang bata habang umiiyak. But daddy was calling you. He needs you. Napasapo naman sa noo si Wanda. Hindi niya alam kung ano pa bang pwedeng sabihin sa bata na hindi na nga ito umiyak. Bakit hindi ang mommy mo ang mag-alaga sa daddy mo? Mag-asawa naman sila kaya dapat lang na ang mommy mo ang mag-alaga sa daddy mo. Napatigil ang bata sa pag-iyak at napatingin sa kanya. Hindi niyo po alam? Hindi ko po totoong daddy si Daddy Dante. Please, Ate Ganda, please help my dad. Hinawakan nga ng bata ang kamay ni Wanda. Napabuntong hininga si Wanda at umuo na nga lamang sa bata. Mukhang wala din kasing balak ang bata na tigilan siya hanggat hindi siya pumapayag. Mama? Napatingin naman si Wanda kay Wayne. Nakakapasok lang kasama si Monte. Who is she? Tinurungan ni Wayne ang batang babae. Tumayo ang batang babae at lumapit kay Wayne. Hi po kuya! Ako nga po pala si Hanilyn, but you can call me Honey. Pakilala nga ni Hanilyn sa sarili. Ikaw po, anong pangalan mo? Kahit nalilito ay nagpakilala nga si Wayne. Ako nga pala si Wayne, mama ko si Wanda.
Nagningning ang mamata ni Hanilyn. Nice to meet you, kuya. Napangiti nga si Wanda habang nakatingin sa dalawang bata na masayang nag-uusap nga ngayon. Kinausap nga ni Wanda si Monte para magpaalam. Kahit nagdadalawang isip si Monte ay pumayag pa nga rin ng lalaki. Naiwan si Hanilyn sa apartment ni Wanda kasama nga si Wayne at Monte habang hinatid naman siya ng driver sa bahay ni Tante. Huminga muna ng malalim si Wanda bago tuluyang pumasok sa bahay ng lalaki. Iginaya na nga siya nang isa sa mga katulong ng lalaki sa kwarto nito. Nang makapasok ay nakita nga niya si Dante na nakahiga sa kama at pinagpapawisan. Mukhang masama nga ang pakiramdam dahil kahit natutulog ang lalaki ay halos magkadikit na nga ang kilay nito. Lumapit nga sa lalaki si Wanda at hinawakan ng noon ito. Para naman siyang napaso sa sobrang taas ng lagnat ng lalaki. Mabilis siyang nagpakuha ng maligamgam na tubig, tawel at gamot. Kumuha na nga rin siya ng extra damit at binihisa ng bagong damit ang lalaki dahil pawis na nga ito. Habang binibihisan nga ni Wanda ang lalaki, hindi niya maiwasan na mapalunok. Kahit na 6 na taon na nga ang nakakalipas ay mayroon pa ding magandang katawan ang lalaki. Napailing-iling nga si Wanda. Ano ba itong pinag-iisip niya? May sakit na nga ang lalaki kung ano-ano pa ang naiisip niya. Nang matapos nga ay napatitig nga si Wanda sa lalaki, tinaplos nga ang buhok nito. Ang totoo niyan ay mahal pa nga niya ang lalaki. Hindi naman yun nawala lalo na't ilang taon nga niyang nakasama ang lalaki. Ito din ang first boyfriend niya. Sadyang nasaktan lang talaga si Wanda na imbes na matuwa nga ang lalaki sa balita niya ay gusto pang mawala nito at hindi tanggapin ang bata. Napabuntong hininga na nga lamang si Wanda at ipinagluto nga ng lugaw ang lalaki. Pero napapaisip pa rin siya sa eksplanasyon nito na nabigla lang daw ito at binawi niya ang sinabi niya at may pinabigay naman na sulat na hindi lang nakarating sa kanya. Kung ganun, sayang. Sayang ang mga panahon na dapat pala ay naging masaya na nga sila at isang buong pamilya. Nang bumalik nga si Wanda sa kwarto ay dala na nga niya ang lugaw, tubig at kamot sa iisang tray. Kinising niya ang lalaki. Kumain naman ang lalaki at uminom ng gamot. Pagkatapos ay pinahiga na nga ni Wanda ulit si Dante. Magpahinga ka na ulit para gumaling ka kaagad. Sabi nga ni Wanda at inayos nga ang kumot ng lalaki. Is this a dream? Tanong nga ni Dante habang nakatitig sa magandang mukha ni Wanda. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Kung panaginip to, ayoko nang magising pa. Umiyak ang lalaki na ikinagulat nga ni Wanda. Mahal na mahal kita, Wanda, at mahal na mahal ko din ang bata. Kaya pilit kitang hinahabol. Napaiwas ang tingin si Wanda. Natawa siya ng mapakla. Ngayon niya lang yun narinig. Masarap pala sa pakiramdam. Natatakot ako na baka hindi ako maging ama para sa kanya. Kaya yun ang una kong naging reaksyon. Natatakot ako na baka maranasan niya rin ang naranasan kong kalupitan ng daddy ko. Natatakot ako na baka masaktan ko siya. Biglang napatingin si Wanda sa lalaki at nagulat nga sa sinabi ni Dante. Mas lalong umiyak ang lalaki. You don't know, but I was physically abused, Wanda. Hinalikan nga ni Dante ang kamay ni Wanda. I was trained to be a perfect son for him. Konting mali ko lang ipaparusahan na niya ako. Papaluin, papatayuin ng ilang oras. Minsan ay hindi niya ako papakainin hanggat hindi ko napaperfect ang gusto niya. Natawa ng mapakala si Dante. Akala mo ang perfect ng buhay ko, diba? Umiling ang lalaki. No, babe. It feels like I was living in hell. Hindi mo alam kung ano ang mga pinagdaanan ko at inililigtas ko lang ang anak natin. Kung sakaling maulit yun. Napaluha nga si Dante. Ayokong maranasan niya ang impyerno na naranasan ko sa mundong to sa kamay ng ama ko. Muling nakatulog si Dante. Mukhang umepekto na nga ang gamot at nagpapahinga na nga ang lalaki. Titig na titig si Wanda sa lalaki na may luha pa nga sa pisngi. Dahil sa pag-iyak, napahikbi si Wanda at napahilamos nga sa mukha. Hindi ko alam. Paulit-ulit nga na sinabi ni Wanda. Hindi niya alam na ganun pala ang sinapit ni Dante sa kamay ng ama nito. Nang makilala ni Wanda ang lalaki noon, parang isang novel character ang lalaki. Sa taglay nitong kagwapuhan,
sa trabaho nito at ugali niya. He was a perfect man for every woman like her in every aspect of his life. Yun ang alam niya. Pero hindi alam ni Wanda na sa likod ng imahe ni Dante na perfect like a Prince Charming ay may isang trauma pala na tinatago ang lalaki. Kung sana alam ni Wanda at sinabi ng lalaki ay baka naiintindihan pa nga niya ang naging desisyon ng lalaki 6 years ago. Hindi iniwan ni Wanda si Dante habang may sakit ang lalaki, halos buong gabi nga siyang gising para i-check lang ang temperature ng lalaki. Kinabukasan ay nagising nga si Wanda nang maramdaman nga niya na may humahaplos sa buhok niya. Nang bumangon siya ay nakita niya si Dante na nakangiting nakatingin sa kanya. Mabilis na bumangon si Wanda. "Dante, bakit ka bumangon? Wala ka na bang lagnat?" Hinawakan niya ang noon ng lalaki at nakahinga ng maluwag nang tuluyan na ngang bumaba ang lagnat ng lalaki. "Mabuti naman at wala ka ng lagnat." Hindi napansin ni Wanda kanina na nakatulog na pala siya sa sofa. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya at isinubsob ang mukha sa kamay niya. "I'm sorry, Wanda." Hindi na mabilang ni Wanda kung ilang beses nag-sorry ito. Sinapo ni Wanda ang mukha ng lalaki at pinatitig sa mukha niya. Ngumiti siya kay Dante. "Ayos na, Dante. Ngayon naiintindihan ko na lahat." Napaiyak din si Wanda. "Naiintindihan ko na. Sana noon pa sinabi mo sa akin para alam ko at mas lalo kitang naiintindihan." Hinawakan ni Dante ang kamay ni Wanda na nasa mukha nito. "Ayokong sabihin sa'yo noon dahil ayoko na balikan ang nakaraan ko. Ayoko din na kaawaan mo ko dahil doon. Ayokong masira ang tingin mo sa'kin." Umiling nga si Wanda. "Hindi kita kakaawaan, Dante. Kasi kung nalaman ko ang tungkol sa past mo, imbes na maawa ko sa'yo, ay mas lalo akong bibilib sa'yo kasi nakayanan mo lahat ng yun. Papatunayan mo lang na isa kang matapang na bata noon at hanggang ngayon." Niyakap nga ni Dante ang bewang niya at paulit-ulit na naman humingi ng sorry. Hinaplos ni Wanda ang buhok ng lalaki. "Mahal na mahal kita, Dante." Biglang napakalakas ang lalaki dahil sa sinabi niya. "Mahal mo pa rin ako?" Ngumiti habang tumatango naman si Wanda. "Kahit kailan naman, hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa iyo eh. At ngayon na naiintindihan ko na ang sitwasyon, ay naisip ko na bakit hindi natin ipagpatuloy ang nasimulan natin. Kahit na nagdaan na ang ilang taon." Nakita ni Wanda ang takot sa mga mata ni Dante. "Papaano kung hindi ako maging mabuting ama sa kanya, Wanda? Papaano kung magawa ko din sa kanya ang ginawa sa akin ng daddy ko noon? Natatakot ako na baka masaktan ko siya at kamuhian niya ako." Hinawakan nga ni Wanda ang kamay ni Dante. "Hindi ka magiging katulad ng dati mo, Dante. Dahil nandito ko para gabayan ka. Alam kong ayaw mong maranasan niyang naranasan mo noon, kaya alam kong hinding-hindi mo yon gagawin sa anak natin. Magtiwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka sa mga nagmamahal sa'yo, sa akin, at sa nasa itaas. Manalig ka lang din." Napatitig na si Dante kay Wanda. Tumango naman si Wanda bilang sagot. "Kahit na ganun ang naranasan mo, ibang Dante naman ang nakilala at minahal ko." Hinaplos nga niya ang mukha ng lalaki. "Isa pa, naging maayos naman ang paglaki ni Hanilyn, kaya alam ko na magiging mabuting daddy ka din sa anak natin." Nalaman na nga rin ni Wanda na hindi pala totoong anak ni Dante si Hanilyn. Anak pala ito ng pinsan niyang lalaki. Namatay na nga sa isang aksidente ang mag-asawa. At dahil kay Dante, mas close ang bata sa lalaki, ibinigay nga ang guardianship ng bata at ang lalaki na nga ang nagpalaki dito. Nang maging maayos ang lahat kina Dante at Wanda, umuwi na nga sila sa apartment at pinakilala ng maayos ni Wanda si Dante sa kanilang anak. Kahit na bata pa si Wayne, ay pinaliwanag ng mabuti ni Wanda ang nangyari. Dahil lumaking maintindihin si Wayne, naintindihan din ng bata ang eksplanasyon ng ama. Niyakap nga ni Wayne si Dante at humingi ng tawad sa ginawa niya at sinabi noong nakaraan. Humingi din ng sorry si Dante sa anak. Napangiti na nga lamang si Wanda habang nakatitig sa kanyang mag-ama. "So dahil maayos na kayo, alis na kayo dito?" tanong nga ni Monte. Ngumiti naman si Wanda at hinawakan ang kamay ng lalaki. "Oo, Monte. Gusto kasi ni Dante na magsama-sama na ulit kami.
Maraming salamat sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa amin, ha. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo ay baka kung saan na kami pinulot na mag-ina. Pinisil naman ni Monte ang kami ni Wanda. Wala yun, Wanda. Matalik na magkaibigan tayo. At sa mga taon na magkasama tayo ay naging masaya ako at hindi naging mag-isa. Napabuntong hiningang lalaki. Mabuti na lang talaga at naging maayos na kayo dahil hindi ko alam kung makakaya ko bang iwan kayo dito. Nagtaka nga si Wanda. Ano ibig mong sabihin? Alis ka? Ngumiti si Monte. Yes, nakapag-apply na kasi ako ng visa papuntang Canada. Gusto ng boss ko na doon na ako magtrabaho sa branch nila sa Canada. Pumayag ako dahil pangarap ko din naman na pumunta doon. Pinisil nga ni Wanda ang kamay ng lalaki. Masaya ako para sa'yo, Monte, dahil unti-unti mo nang natutupad ang mga pangarap mo. Nagulat si Wanda nang yakapin nga siya ng lalaki pero agad din na niyakap niya ito pabalik. Mamimiss ko kayo. Mas sumigpit ang yakap ng lalaki sa kanya. Mamimiss ka din namin. Mag-iingat ka doon, ha, balitaan mo kami. Tumango nga ang lalaki. Oo naman. Hindi naman porke malayo na tayo sa isa't isa makakalimutan na natin ang pinagsamahan natin. Kumalas mula sa pagkakayakap si Monte. Basta, be happy, okay? Tumango naman si Wanda at nagpasalamat sa lalaki. Bumalik na nga rin sa Maynila si Wanda at Dante, kasama ang mga anak nilang si Wayne at Hanilyn. Itinuring na nga rin na anak ni Wanda si Hanilyn, lalo na't nalaman nga niya ang nangyari sa bata, para tuloy niyang nakikita ang sarili sa bata. Mabuti naman at bumalik ka na rin, at sa wakas tinanggap mo na ang book signing dito sa Maynila. Sabi nga ni Lane nang magkita sila ni Wanda. At hindi mo sinabi sa akin na may anak pala kayo ni Dante na tinatago mo sa Baguio, ha? Napakamot na nga lamang sa ulo si Wanda. Nag-usap pa nga sila tungkol sa magiging event at nang matapos ay umuwi na nga siya. Masaya at sabay na kumain ang pamilya ni Wanda. Pinatulog niya ang mga bata at pumasok na nga sa kwarto ni na Dante. Bukas na ang book signing niyo, tsaka book launch, para sa bago mong libro, di ba? Tanong nga ni Dante. Humiga nga si Wanda sa braso ng lalaki. Oo, pupunta ka ba? Ine-expect nga ni Wanda na pupunta si Dante lalo na't kahit noon pa na sa tuwing may book signing event siyang dinadaluhan ay palaging pumupunta at nakasuporta sa kanyang lalaki. I'm sorry, babe, but I can't. Sagot ni Dante dahilan para magulat siya. Ha? Huh? Pero bakit? Napabangon nga si Wanda at napatitig sa lalaki. Napabuntong hininga naman si Dante. May importante kasi akong meeting bukas sa kumpanya. Napatango si Wanda. Nakakalungkot man pero naiintindihan niya, lalo na't para sa kumpanya ito ng lalaki. Nalaman din ni Wanda na matagal na palang patay ang daddy ni Dante. It was 2 years ago. It was a heart attack. Pero bago pa man mamatay ang ama ni Dante ay humingi ito ng tawad sa lalaki. Dahil ito rin pala ang nag-utos sa asawa niya sa ina ni Dante na pigilan nga ang pagbibigay ng letter na para nga kay Wanda dati bago ito umalis at iwan si Dante. Naintindihan mo naman ako, di ba? Tumango si Wanda at ngumiti. Oo naman. Napangusa si Dante. Yan din ang sinabi mo sa akin noon pero kinabukasan nawala ka na. Baka mamaya iwan mo na naman ako, ha? Pinalo nga ni Wanda sa braso ang lalaki dahilan para tumawa ito. Biro lang, babe. Niyakap nga siya ni Dante. Promise, hindi mo na ako makakapunta sa event mo bukas. Babawi naman ako sa'yo, okay? Niyakap din pabalik ni Wanda ang lalaki at tumango. Kinabukasan ay maagang naghanda nga si Wanda para sa event kasama niya ang dalawang bata at ang yaya na magbabantay sa dalawa. Maaga pa lang ay nakarating na nga sila sa mall. At hindi na nga niya inaasahan na maraming pupunta sa launching ng bago niyang libro. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta sa event na to. I hope na mag-enjoy kayo sa bagong kwento na isinulat ko. Sana mag-enjoy kayo sa event. Sabi nga ni Wanda bago nagsimulang pumirma at makipag-usap nga sa mga readers niya. Nasa kalagitnaan nga si Wanda ng event nang biglang may lumapit sa kanyang babae. Hi po, Ate Wanda! May nagpapabigay po nitong cupcake para sa'yo, nakangiting sabi ng babae. Napangiti nga si Wanda at nagpasalamat sa babae
Nasa isang cute na box ang sinasabing cupcake ng babae. Buksan niyo po. Mamaya na, sana bubuksan ni Wanda ang box. Pero dahil gusto na nga ng babae, sinunod na nga lamang niya. Ayaw naman niyang mapahiya ito. Kinalas nga niya ang ribbon na nakatali sa box. Bumagsak ang box at bumungad kay Wanda. Ang cupcake na ang toppings nito ay isang makinang na singsing. Napakunot na siya. Teka, kanino galing to? Tanong nga ni Wanda sa babae. Pero imbes na sagutin nga siya ng babae, ay malaki ang ngiti na binigay na nga lamang sa kanya ng babae. Kalaunan ay biglang nagsigilid nga ang mga tao at bumungad kay Wanda si Dante na may dalang bulaklak. Napatayo si Wanda mula sa pagkakaupo at dahan-dahan na lumapit kay Dante. Nahinto sila sa gitna. Hawak ni Wanda ang cupcake na may singsing. Anong ibig sabihin nito, Dante? Tanong nga ni Wanda. Nandito ako sa harap mo ngayon. Sa harap ng mga anak natin at sa lahat ng taong sumusuporta sa'yo, pinapakita sa kanila kung gaano kita kamahal. Wanda, ganda ng buhay ko. Nagsigawan nga ang mga tao sa sobrang kilig. Iniluhod nga ni Dante ang isang tuhod habang nakahawak sa isang kamay niya. Mas lalong nagsigawan ang mga tao. Wanda Samonte, can you let me be your male lead and will you be my female lead forever? Be my Mrs. Martinez. Nagsigawan na naman ang mga tao ng yes, habang si Wanda ay napaiyak ng sobrang tuwa. Hindi aakalain ni Wanda na mararanasan niya ang sa libro niya lang isinulat. Ang proposal, nang ilang beses na nga niyang isinulat pero mangyayari din pala sa kanya. Yes, Dante, I will be your female lead and you can be my male lead. Tumayo ka agad si Dante at niyakap siya. Natawa nga si Wanda dahil umiiyak na nga rin ang lalaki sa sobrang tuwa. Kinuha ni Dante ang singsing at isinuot na nga sa palisingsingan niya. Hinalikan ni Dante nang mabilis sa labi si Wanda dahilan para kiligin ang mga tao. Masayang lumapit ang mga anak sa kanilang dalawa at niyakap sila. Kaya pala sinabi mong hindi ka makakapunta dahil isusurprise mo pala ako, sabi ni Wanda. Sabi ko naman sa'yo eh, babawi ako sa'yo habang buhay. Ngumiti naman ang malaki si Dante. Makalipas ang dalawang buwan ni kinasal na nga rin sina Dante at Wanda. It was a dream wedding for Wanda lalo na't isinusulat lang naman niya ang kasal na yon sa libro. Lahat ng mga isinulat ni Wanda sa libro ay unti-unting tinupad ni Dante. Ngayon ay masaya na nga si Wanda kasama ang asawang si Dante at ang mga anak nilang sila Wayne at Hanelyn. Umalis man si Wanda at nagkalayo man sila, ni Dante ay parehong nanatiling loyal ang mga puso sa isa't isa kahit hindi nila alam kung anong buhay na nang isa ay naghintay pa rin sila. Hindi naghanap ng iba dahil alam nila kung sino talaga ang gusto ng mga puso nila. Minsan sa buhay natin, nakakagawa talaga tayo ng mga maling desisyon. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na nga natin pwedeng itama. Pwede nating itama ang pagkakamali sa kung anumang paraan ang gusto natin. Basta wala tayong natatapakang tao at hindi tayo gumagawa ng masama. Palaging isipin na kahit kailan masama ang hindi tanggapin ang batang blessing sa ating sinapupunan. Kung sakaling hindi man tayo ready, dapat pag-isipan natin ng mabuti na dapat hindi natin gagawin ang isang bagay na hindi natin mapapanindigan. Magiging malaking kasalanan sa Diyos kung sakali nga na ginawan natin ang hindi maganda ang walang kamuang-muang na bata o baby. Walang kasalanan ng bata sa ginawa ng mga magulang kaya hindi sila dapat madamay. Ginawa niyo ang bata kaya dapat panindigan, kagaya na nga lamang ng ginawa ni Wanda. Ganun din naman, nang ma-realize nga ng lalaki na mali nga ang una niyang naging reaksyon nang sinabi ni Wanda na buntis nga ito. Mas nanaig ang pagmamahal ng dalawa para sa bata. Kaya kahit mag-isa ngang pinalaki ni Wanda ang anak kahit mahirap kinaya niya dahil may anak nga siyang nagbibigay saya at lakas sa kanya sa pang-araw-araw. Para sa isang ina, kakayanin niya ang lahat para sa anak. Ngayon masasabi na talaga ni Wanda that they live happily ever after.
At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Dante at Wanda. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Mrs. Rose Libby, Bad Thick, Rovsky Sunyo, Jen Jen, Catherine Hasildo, Jocelyn Huevos, Benita Lopez, Claudia, Judy, Nesbeth Hanaban, Imelda Forteza, Lynn Lee, Gloria Escobar, Christy, Corazon Miranda, Sydney Hosam, Christina, Asahi, Jen, Enday Lebra, Ann Labigan, Teresita, Helen Morillo, Riza, Rex Roy, Vilma Ramos, at shoutout na rin po sa lahat ng maulang sawang sumusunod.